Reyna, you have a big project. Napatingin si Reyna sa kanyang manager na si Catherine. Isinuot niya ang kanyang kwintas habang pinakikinggan si Catherine na nasa likod niya naman at hawak ang iPad. Kinukuha kang exclusive painter ng isang art company. Malaking offer nila at dapat lang. Gusto ka nilang makausap within 2 days. Ano, tatanggapin mo ba? Tanong ni Catherine sa kanya. Oo naman. Tumayo si Reyna. Tinignan niya ang offer at nakitang malaki nga at pwede na nga siyang bumili ng 2 kotse. Wow! Ang laki naman ng offer nila! Tumango si Catherine. Sabi din dito, gusto ka nang ma-meet ng CEO ng kumpanya. Tsaka nito sasabihin ang gagawin mo, so ibig sabihin, kailangan mong manatili sa Pilipinas. Bumuntong hininga si Reyna at naisip ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Riz. Kung iiwan niya ang anak ay hindi niya kakayanin, lalo pat kaunting pag-alis lamang niya ay hinahabol siya ni Riz at hindi to titigil hanggat hindi niya isinasama sa kung saan man siya pupunta. Isasama ko si Riz, ngumiti si Reyna. Oras na rin para umuwi kami ng Pilipinas. Nandoon naman si Mama at si Rachel para alagaan ang anak ko. Sigurado ka ba? Alam naman natin pareho kung bakit ayaw mong umuwi. Nag-aalala lang saad ni Catherine. Kaya nga nagdadalawang isip rin akong sabihin sa iyong offer na to eh. Hinawakan naman ni Reyna ang kamay ni Catherine. Salamat, pero kailangan ko na rin umuwi ng Pilipinas. Hindi dahil para makita siya, pero dahil kailangan ko rin na magtrabaho para sa future ni Riz. Okay lang naman ako, Kath. Wala na sa akin ang nakaraan dahil masaya naman ako kay Riz. Ngumiti si Catherine. Isisecure ko na ang ticket niyo para bukas, kung ganun. Kinabukasan nga ay maagang umalis si Reyna kasama ang kanyang anak. Excited ang kanyang anak dahil sa wakas ay makikita na raw nito ang kanyang lola at ate. Napangiti si Reyna at hinayaan na kumain si Riz habang nanonood ng paborito nitong movie. Are you happy, anak? Tanong ni Reyna sa anak. Yes, mommy. I'm going to see Lola, right? Dahil tumira sila sa Canada ay nasanay si Riz na mag-Ingles. I wanna see them kasi po, miss ko po sila. Sigurado akong gusto ka rin nilang makita, Riz. Nakangiting saad ni Reyna. Nakarating sila sa Pilipinas. Naglalakad si Reyna sa airport pero hindi niya maiwasan na mapatingin sa mga karatula. Napapabuntong hininga na lamang si Reyna nang makita ang seryosong mukha ni Martin na nasa isang billboard. Napailing si Reyna at kinagat ang kanyang labi. Reyna! Sigaw ni Lena ang mommy ni Reyna. Mama! Nakangiting sigaw naman ni Reyna at agad na tumakbo para yakapin ang kanyang ina. Natatawa si Lena at niyakap si Riz na panay din ng tawa. Kaagad silang sumakay sa kotse at mabilis na pumunta sa kanilang 2-story house. May sariling bahay naman si Reyna sa Pilipinas, kaso nga lamang ay mas gusto ng anak niya na sa kanyang ina muna tumira. Nandito na tayo. May iba ka pa bang pupuntahan mamaya, Reyna? Tanong ni Lena. Tumango naman si Reyna. Kasama ko si Catherine, ma. Kailangan naming pumunta sa art company na malapit dito. Art company ba ka mo? Tanong ni Lena. Pamilyar yon. Umiwas naman ang tingin si Lena. Napakurap na lamang si Reyna at hindi na lamang pinansin ang reaksyon ng kanyang ina at mabilis na pumasok sa loob. Huminga ng malalim ang dalaga at naalala ang ilang kaganapan sa nakaraan noong nandito sila. Napapikit si Reyna at agad na idinilat ang kanyang mga mata nang makitang nag-aalalang nakatingin sa kanya si Rachel. Okay ka lang, ate? Tanong ni Rachel at hinawakan ang braso niya. Ngumiti naman si Reyna. Oo naman, okay lang ako. Kayo, kamusta naman kayo dito? Thankfully, tapos na rin ako sa pag-aaral ko. Ilang taon ka rin nawala? Si Mama naman, abala sa negosyo niya at kung saan-saan na rin pumupunta si Mama para i-market ang sewing company niya. Natawa si Rachel. Masaya kaming umuwi ka na. Kailangan ko na kasing magtrabaho eh. Baka dito na rin kami mananatili ng anak ko.
Nakangiting saad naman ni Reyna. Eh di mas maganda yun. Tara na nga sa loob. Maraming iniluto si Mama dahil alam niyang darating kayo. Masayang kumain si Reyna habang inaasikaso ang kanyang anak na si Reese. Nang matapos silang kumain ay mabilis na nagpaalam si Reyna. Hinalikan niya sa noo si Reese na abala sa paglalaro kasama ang mga pinsan. Behave, Reese, okay? Nakangiting saad ni Reyna. Yes, Mommy. I want sweets when you get home po, ah. Malambing na saad ni Reese. Tumangong si Reyna at agad na lumabas kasama si Catherine. Agad silang sumakay sa kotse at tahimik na pinagmasda ni Reyna ang billboard na kung saan nandoon si Martin. Napapailing si Reyna at nakita ang isang malaking building kumpara sa iba. Mas malaki ito. Nandito na tayo, anunsyo ni Catherine sa kanya. Marahan na bumaba si Reyna at namangha sa loob ng kumpanya. Ang may-ari nito ay talaga namang mahilig sa art kaya ang buong kumpanya ay may iba't ibang mga disenyo. Agad silang sumakay sa elevator pagkatapos nilang magtanong sa front desk. Hindi mo ba talaga kilala kung sino? Tanong ni Reyna, tinutukoy ang may-ari ng kumpanya. Ang sekretary niya lamang ang nagbigay sa akin ng letter. Ni walang pangalan ng CEO, sa ibaba. Saad naman ni Catherine sa kanya. Bumukas ang elevator at agad silang lumabas. Bumati naman si Reyna sa mga empleyado sa kaliwa at kanan bago siya pumunta sa nag-iisang opisina sa floor na yon. Hindi alam ni Reyna kung bakit siya kinakabahan, kaya naman tumikhim na muna si Reyna at sumama sa sekretary papunta sa loob. May isa pang pintuan, kaya naman dalawang pinto na pinasukan niya bago sila tuluyang nakarating sa mismong opisina nito. Mr. Valentino, nandito na po si Ms. Reyna Salazar. Nakangiting saad naman ng sekretarya. Teka, Valentino? Gulat na bulong ni Reyna. Ganun na nga ang gulat sa mga mata ni Reyna nang unti-unti nangang humarap si Martin. Napaatras ang dalaga nang makita ang malalim na mga mata ni Martin na nakatingin lamang sa kanya. Bigla ay pumasok ang alaala ni Reyna kay Martin. Ang huli nilang naging pagkikita sa tapat ng bahay nila, ang pag-iyak, pagmamakaawa at sakit sa pagitan nilang dalawa. Lahat yun ay bumalik kay Reyna. I'm so glad that you're back, Miss Reyna. Nakangising saad ni Martin. Umupo si Reyna kahit pa hindi na siya naging komportable sa pagkikita nila ni Martin. Huminga ng malalim ang dalaga at naiwan silang dalawa ni Martin sa loob. Ipinakita ni Martin ang ilang exhibit na pwede nilang attendan at mga gamit na pwede niyang pintahan. May mga tote bag kami na nilalagyan ng design para ibenta sa market. May mga baso, sapatos at iba pa. May dalawang malaking art gallery kami na kailangan ng painter para mag-design para sa weekly event. Paliwanag ni Martin. We offer you this job dahil kilala ka sa iba't ibang bansa. Baka sa boses nito ang pagiging formal. Pwede ko rin bang makita ang venue? Gusto kong malaman ang theme. Saad naman ni Reyna. Tumango naman si Martin sa kanya. Kung gusto mo, pwede nating puntahan ngayon. Tiningnan ni Martin ang relo niya at tumango. Sige. Sabay silang lumabas at naglakad papunta sa elevator. Hindi alam ni Reyna ang mararamdaman dahil sa pagiging formal ni Martin, pero hindi niya maiwasan na matuwa dahil ang dating pangarap lamang ni Martin ay ngayon ay natupad na. May dala akong kotse. Pag-iimporma naman ni Reyna. Pero wala namang naisagot si Martin at dire-diretsong naglakad papunta sa labas. Napalunok ang dalaga at agad ring naglakad. Sumakay siya sa kotse at mabilis na sinundan si Martin papunta sa isang branch ng art gallery nila. Okay ka lang? Kamusta naman? Tanong ni Catherine sa kanya. He's so formal. Natawa si Reyna. Kailangan ko lang naman na magpanggap na hindi ko siya kilala. Subalit may part sa akin na natutuwa ako dahil ngayon, natupad na niya ang pangarap niya. Kailangan mong manatili sa poder ni Mr. Martin dahil araw-araw kailangan mong idirect sa kanya ang lahat ng mga designs mo. Paalala ni Catherine. Tumango naman si Reyna at agad na ipinarada ang kotse sa tapat ng kotse ni Martin. Lumabas naman siya kaagad sa kotse at namanghana naman sa art gallery.
Pumasok agad ang dalaga at napasinghap sa ganda. Iba't ibang mga klaseng paintings ang nakikita niya at may mga signature pa ni Martin sa ibaba. Iba't ibang abstract ang nakita niya na mas lalo niyang ikinamangha. This art gallery needs a retouch. Boses ni Martin sa kanyang likuran. At ikaw ang naka-assign dito. Soon, kailangan na nitong buksan para mabisita ng mga tao na gustong makita ang branch na to. Okay, give me the time to look. Saad naman ni Reyna. Nagtaas ng kilay si Martin at tiningnan si Reyna kaya't napatingin siya dito. Bakit? Tanong ni Reyna sa kanya. Kung walang offer, hindi ka babalik? Tanong ni Martin sa kanya. Ha? Nagulat doon ang dalaga. Napatingin siya sa seryosong mukha ni Martin. Kung hindi ba kami nag-email at naglatag ng malaking offer, hindi ka pa rin uuwi ng Pilipinas? Malamig na saad ni Martin sa kanya. I have to leave Canada. Pumiyok ang boses ni Reyna. Alam na alam niya ang tono na yon ni Martin. May halong pagka-bitter at galit sa boses nito. Kailangan kong magtrabaho para sa future namin. Tumango naman ang binata. You have gone for so many years. Hilaw na natawa si Martin. Anyways, do your job. Iniwan siya ni Martin sa gitna. Parang nanghina ang mga tuhod ng dalaga at huminga ng malalim. Kinagat ni Reyna ang labi at mabilis na napatingin sa likod at nakita si Martin na nakikipag-usap sa front desk. Let's go? Saad ni Reyna sa kanya. Tiningnan nila ang buong venue. May mga paintings na pero sa kalahating side ay wala pa. Huminga ng malalim si Reyna at natigilan nang makita ang isang painting. Nakalagay doon ay ang isang babae na nakaupo sa isang isla habang nagpipinta. Bigla ay lumakas ang tibok ng kanyang puso nang makita ang signature ni Martin. Hinaplos ni Reyna ang frame dahil parang totoo ang painting at may buhay ang bawat detalye. Bestseller. Boses na naman iyon ni Martin. Ikaw ang nagdrawing nito? Tanong ni Reyna sa kanya. Kilala niya ang babaeng nasa painting na yon dahil katulad ng book niya noon, ganun rin ang nasa painting na nasa harapan niya. Tumawa naman ang binata. Don't assume na ikaw yan, Reyna. Marami akong nakilala simula nung umalis ka. Napakurap si Reyna at nawala ang pag-asa sa kanyang puso. Napalitan ng sakit at galit na hindi malaman na dahilan. Ibinaba ni Reyna ang kamay sa painting at tumango. Isinantabi niya na muna ang kanyang nararamdaman at ngumiti pagkatapos tingnan ang painting. So, girlfriend mo? This is great. Very great. Nakangising saad ni Martin sa kanya. Nagawa ko yan simula nung iwan mo ako. Dahil kailangan at utos. Tumango si Reyna at sinilip pa ang iba pang mga drawing. Tiningnan niya si Martin. Hindi na niya kaya pa ang nangyayari at ang kaba sa kanyang dibdib kaya't kumiti siya. Natingnan ko naman na lahat. Bukas pupunta ulit ako dito. Thank you, Mr. Valentino. Mabilis na tumalikod ang dalagat agad na lumabas ng art gallery. Bumuntong hininga ang binatang si Martin habang nakaupo sa kanyang swivel chair. Umuwi agad siya pagkatapos niyang makita na wala na ang kotse ni Reyna. Bro! Napatingin si Martin sa kapapasok lamang na si Douglas. Nakabalik na si Reyna? Oo. Wala sa sariling naisagot ni Martin. I offer her this company. At bumalik nga siya. Umupo si Douglas at tiningnan si Martin. So, ano nang plano mo? Nagtaas ng kilay ang binata at umupo ng maayos at tiningnan ang kanyang kaibigan. Hindi ko alam. Nagkipit siya ng balikat. Painter siya ng art gallery at nakita niya ang painting kanina. And I know she's mad. Huh? At bakit? Sabi ko naman sa'yo, take it easy lang. Baka kung ano na naman kasi ang sinabi mo. Kababalik lang ng tao. Huminga ng malalim si Martin. Naalala niya na naman ang gabi na iniwan siya ni Reyna at ang mga salitang binitiwan nito sa kanya. May sakit at galit pa rin sa puso ni Martin pero tila nawala na dahil nakita niya na naman si Reyna.
Mas lalong gumanda, no? She's matured at her age. Nang aasar na saad ni Douglas. Kaya mo siya inoperan dahil gusto mo siyang ikulong sa kumpanya mo, tama ba? Binibigyan ko siya ng freedom, bro. Sus! Sabihin mo, nagtatampo ka pa rin sa kanya at gusto mo siyang ikulong para hindi na siya umalis. Natawa si Douglas. Advice lang, ha? Hayaan mo na si Reyna. Hayaan mo siyang... Gaganti ako. Kumunot ang noo ni Martin. Iniwan niya ako sa loob ng 8 taon. Anong ina-expect mong gagawin ko? She leaves me without reasons. And why? Hindi ko alam anong nangyari sa kanya dahil okay naman kami noon. Bumuntong hininga si Martin. Tiningnan niya ang picture ni Reyna na nasa cellphone niya. Napailing si Martin at naisip ang mukha ni Reyna. Your mom. Biglang saad ni Douglas. What do you think? My mom? Bigla ay natigilan naman si Martin. Alam niya na hindi gusto ng kanyang mommy si Reyna at madalas na awayin ng kanyang ina si Reyna noon. Malabo, bro. I know my mom. Hindi siya gagawa ng kahit na ano dahil sinabi ko sa kanya na layuan niya ang pamilya ni Reyna. Nagkibit ng balikat si Douglas. Naisip ko lang naman. Unang araw ng trabaho ni Reyna, nakita niya kaagad ang opisina niya at mas maliit ito kumpara sa mga empleyado. Kaya't napakurap si Reyna nang pumasok siya at tanging upuan at lamesa lamang ang nandoon na parabang bodega. Huminga ng malalim si Reyna at nagsimulang maglinis. Please, pakilagay naman lahat dito. Pakiusap ni Reyna sa isang lalaking empleyado. Dito po ba? Itinuro nito ang gitna kung saan ito ilalagay ang lamesa. Tumango naman si Reyna. Thank you. Pinagmasdan ni Reyna ang gamit niya at napailing na lamang. Umaga at ayaw niyang mabad trip dahil lamang dito. Sinimulan niya kaagad ang kanyang trabaho. Nagpaint siya sa mga malalaking tote bags para ibenta. Napangiti si Reyna nang masimulan niya ang kanyang design. Nagkalat ang mga paintings at iba pang color palette sa sahig. Ang ganda! Natatawang saad ni Reyna. Itinali niya ang kanyang buhok at nag-combine pa ng ibang colors para sa tote bag. Buong araw ay ginagawa lamang ni Reyna ang mag-paint, ni hindi siya kumain para lamang matapos ang ginagawa niya. Nang makaramdam siya ng alay ay tumayo siya. Natigilan siya nang makita si Martin sa labas at may kausap na babae. Kapwa sila nagtatawanan habang hawak ng babae ang braso ni Martin. At sino naman yun? Bulong ni Reyna sa kanyang sarili. Napatingin sa kanya si Martin kaya naman napakurap siya. Hawak niya ang paint at brush para sa mga bags. Huminga ng malalim si Reyna at umiwas ng tingin bago nito inilapag ang gamit. Mabilis siyang lumabas para kumuha ng pagkain. Subalit natigilan siya nang marinig ang babae. Gusto raw akong makita ni Tita Mariel. Gusto ko na nga rin siyang makita dahil sabi niya, miss niya na raw ako. Nakangiting saad naman ni Diana. Really? Sagot naman ni Martin dito. Yes! Ano ka ba? We're on. And isa pa, lagi naman tayong nasa mansion niyo, hindi ba? Unless, ayaw mo na nandun ako. Mahinhin na tumawa si Diana. Nakaramdam ng kirot si Reyna pero nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad at napatingin sa mga empleyado na nakatingin lang sa kanya. Ngumiti si Reyna at doon na lamang pumunta. Hi, kumain na ba kayo? Saan dito yung small kitchen? Tanong ni Reyna sa mga ito. Ma'am, doon lang po sa katabi ng opisina mo. Nakangiting saad ng isang babae. Teka ma'am, parang kilala kita. Ikaw ba yung nagpaint ng famous abstract sa ibang bansa? Nahihiyang tumango si Reyna. Napasinghap ang ilan sa kanila. Natawa naman si Reyna at napakamot sa kanyang leeg. Naku, sakto at marami kaming pagkain. Mag-join ka na po sa amin, ma'am. Sigurado ba kayo? Nahihiyang napatingin si Reyna sa kanila. Okay lang ba? Opo, nagluto kasi kami ng marami. Nakita ka ng isa naming kaibigan at hindi ka pa lumalabas kaya naisip namin na yayain ka na. Ako po si Tala, head po ako ng financial.
Tumango si Reyna. Wala naman siyang ibang choice kundi ang sumama sa kanila. Natuwa si Reyna nang makita ang mabait ang mga kasama niya sa opisina. Masaya silang kumain pero natigilan nang makita si Martin na nakatingin sa kanya. Sir! Natataranta si Tala. What are you doing? Tanong ni Martin sa kanya. Napatingin siya kay Reyna. Miss Reyna. Tumayo naman ito. Ha? Kumakain lang kami. Wala kasi akong kasama eh. Come to my office. Malamig na saad ni Martin. Napakurap naman si Reyna bago tumango. Akmang magpapaalam pa siya pero nakatingin pa rin sa kanya si Martin. Agad na naglakad si Reyna kasunod ni Martin papunta sa opisina nito. Huminga ng malalim ang dalaga at tumayo sa harapan ni Martin na niluwagan pa ang necktie. Ano bang ginagawa mo doon? Kumakain. Sabi ko naman sa'yo kanina, di ba, wala akong kasama. Sayang yung pagkain na niluto nila kaya sumama ako. At ano namang problema mo doon? Nakahiwalay ang pagkain mo sa kanila, Reyna. Nandun ang pagkain mo sa small kitchen na katabi ng opisina mo. Saad ni Martin sa kanya. Hindi nito alam kung bakit naiirita siya o bakit galit ang nararamdaman niya. Sinayang mo lang ang pagkain na niluto para sa'yo. Ha? Ay, hindi ko naman kasi alam. Isa pa, katatapos ko lang sa ginagawa ko. Hindi ko rin naman alam kung saan ang kitchen dito. Mahinahon na sagot ni Reyna. Bumuntong hininga naman si Martin. Are you done with your work? Yes. Tatlong tote bags na ang nagawan ko ng design. Isusunod ko na ang ibinigay sa akin ng secretary mo. May kailangan. Martin! Napapikit si Reyna nang marinig ang boses ni Diana. Umatra si Reyna at pinanood si Diana na pumunta kay Martin na parabang wala siya doon. Nag-angat ng tingin si Reyna at napatingin kay Martin na nakatingin din sa kanya. Come on, kain na tayo! Saad ni Diana na napatingin naman kay Reyna. Oh, you're here pala. Good afternoon. Formal na bati ni Reyna kay Diana. Ngumiti siya at tiningnan ang dalawa. Sige, mauuna na ako. Tumalikod si Reyna ngunit natigilan siya nang marinig ang boses ni Martin. Kasama ko si Reyna ang kumain. We need to discuss something. Napatingin si Reyna kay Martin na naglalakad papunta sa kanya. Napalunok ang dalaga at agad siyang lumabas dahil hinawakan siya ni Martin sa kanyang likod. Nang makalabas sila ay binitiwan siya ni Martin at dumiretso na sa small kitchen. Teka, hindi mo ba siya kasama? Kaya niya ang sarili niya. Umupo ka na. Kaya ko rin naman ang sarili ko at kaya kong kumain ng mag-isa. Saad ni Reyna. Kinakabahan siya dahil hindi niya gusto ang nararamdaman ng puso niya. Pinipigilan niya ang sarili na mapalapit kay Martin. Hindi mo naman na kailangan na. Just sit. Seryosong tiningnan ni Martin si Reyna. Bumuntong hininga ang dalaga at ikinuyom ang kanyang mga kamay bago umupo. Pinanood niya si Martin na inihahanda ang pagkain at sa gulat na lamang ni Reyna ay napatingin siya sa lalagyan at nakitang paborito niya ang pagkaing nakalagay doon. Family friend si Diana. Close sila ni Mommy kaya lagi siyang nandito. Pagpapaliwanag ni Martin sa kanya. Ha? Bakit ka naman nagpapaliwanag? Tanong ni Reyna sa kanya. Wala naman akong pakialam sa kung anong status ninyong dalawa. I mean, your mom likes her. Hindi naman maiwasan ni Reyna na maging bitter ang tono ng kanyang boses. Nagtaas ng kilay si Martin sa kanya. Sinasabi ko lang, I don't want any issue. Hindi na lamang nagsalita ang dalaga at nagpatuloy sa pagkain. Tahimik lamang silang dalawa at abala sa pagkain. Nasabi sa akin ni Mama na madalas daw kayong magkita. Tanong ni Reyna sa kanya. Ha? Nakakasalubong ko lamang si Tita Lena. After all, nag-uusap pa rin naman kami. Saad ni Martin sa kanya na parang normal lamang iyon. Tumango naman ang dalaga sa kanya. Thank you sa pagkain. Inilapag ni Reyna ang kutsara at tinidor. Ramdam niya kasi na nakatingin sa kanilang mga empleyado kahit hindi niya tingnan ang mga ito. Sa susunod,
Sana last na to. Ngumiti si Reyna at tiningnan si Martin na nagtagis ang panga. Thank you, Mr. Martin. Buong maghapon ay trabaho pa rin ang trabaho si Reyna. Gusto niyang matapos ang lahat ng gawain niya at gusto na niyang makasama ang anak na si Reese sa pag-uwi niya. Bumuntong hininga si Reyna at napasinghap ng alas dos na ng umaga. Napakurap si Reyna at agad na tumayo para tingnan ang labas at wala nang ang mga tao. Hindi ko man lang napansin ang oras. Natatawang saad ni Reyna sa kanyang sarili. Dali-daling niligpit ni Reyna ang kanyang mga gamit at mabilis na itinago ang mga tote bags na ginawa niya. Nang matapos ay agad siyang lumabas sa opisina, ngunit napasinghap siya nang makita si Martin. Hindi ka pa umuuwi? Gulat na tanong ni Reyna kay Martin. Anong oras na? Umiwas ng tingin si Reyna at inayos ang bag. I have things to do. Tumikim si Martin at pinagmasta ng dala ni Reyna. May naiwan rin ako kaya ako bumalik. Tumango na lamang si Reyna at agad na naglakad. Sabay silang sumakay ng elevator. Tahimik silang dalawa ni walang gustong magbukas ng usapin sa kanilang dalawa. Anyways, bukas dapat maaga ka. Gusto kong idikit na natin sa art gallery ang mga ginawa mo na na-approve na. Sige. Tumikim si Reyna at agad na bumukas ang elevator. Gusto ko rin na makita mo ang tote bags bukas. No need. May tiwala naman ako sa mga gawa mo. Umiwas ng tingin si Martin. Kumalabog ang puso ni Reyna ngunit mas kumalamang kanyang sikmura. At narinig iyon ni Martin kaya kinagat ni Reyna ang kanyang labi para pigilin ang kanyang pagkapahiya. Sorry, hindi pa kasi ako kumakain eh. Napanguso naman si Reyna at tiningnan ang orasan. At bakit hindi ka pa kumakain? May halong iritasyon ang boses ni Martin. Tinapos ko kasi yung mga ginagawa ko para mag-day off na ako next week. Paliwanag naman ni Reyna. Bumuntong hininga si Martin. Tara, may bukas pa namang restaurant na walking distance lamang dito. Hindi ka busy? Tanong ni Reyna dito. Umiling lamang si Martin at agad na naglakad. Walang nagawa si Reyna kundi ang sumunod at pinagmasdan ang mga bituin. Tahimik na naman sila pero ang puso ni Reyna ay hindi matigil sa pagtibok. Successful ka na. Anong pakiramdam nun? Biglang na itanong ni Reyna. Kulang pa rin. Saad ni Martin sa kanya. Mas lalo nitong binagalan ng paglalakad para makasama pa ang dalaga. Paanong kulang? Natupad mo na yung pangarap mo, hindi ba? Nagkaroon ka na ng dalawang malaking companies at marami kang art gallery. Nakatapos ka ng pag-aaral at higit sa lahat, nagawa mo yon ng mag-isa lang? Nakangiting saad ni Reyna. Natigilan si Martin at napatingin sa ngiti ni Reyna at nakita ni Martin na nangilid ang luha ni Reyna sa kanyang mga mata. Hindi alam ng dalaga na kulang si Martin kapag wala siya. Umiwas ng tingin si Martin na tiningnan ang paborito nilang restaurant noon. Nandito na tayo. Oh? Nandito pa rin pala to? Napakurap si Reyna nang makita ang paborito nilang kinakainan noon. Pumasok silang dalawa sa loob at nakitang gising pa ang mga staff. Ma'am Reyna, ikaw ba yan? Gulat na napatingin sa kanya ang matandang chef na si Aling Bernadette. Nanay Bernadette, ikaw pala yan! Napasinghap naman si Reyna at mabilis na tumakbo para yakapin ang matanda na natawa. Walang pinagbago ang nanay ko ah. Maganda pa rin. Ikaw talagang bata ka. Kauuwi mo lamang dito. Ang dami mo ng pambubolang ginagawa sa akin. Tanong nito at hinawakan ang braso ng dalaga. Parang gumanda ka lalo. Si nanay naman eh, inaasar mo na naman ako. Nakakamiss naman kumain dito, Nay. Ang paborito ko ba? Alam niyo pa rin po ba? Natawa ang matanda at napatingin sa likod kung nasaan si Martin. Ngumiti si Bernadette nang makitang magkasama ulit ang dalawa. Umupo sila ni Reyna at taghintay. Hindi mapigilan ni Reyna na pagmasdan ang bawat sulok ng restaurant at ang daming mga ipinagbago roon. Grabe! Ilang taon na ang nakakalipas pero
Buhay pa rin ang restaurant na to. Nakangiting saad ni Reyna. Sa totoo lang, ayaw bitiwan ni Nanay Bernadette dahil alam niyang uuwi ka pa raw. Gusto niyang makita ka na kumain ulit dito. Tiningnan ni Martin si Reyna. Ang akala kasi ni Nanay Bernadette, magkasama pa rin tayo. Tila na bilaukan si Reyna ngunit kalaunan ay napatingin kay Martin. Umuubo si Reyna at napailing. Iniisip ni Reyna kung galit pa ba sa kanya si Martin o talagang naka-move on na ito at hinahayaan na lamang siya. Napailing si Reyna sa naiisip at napangiti nang makita ang paborito niyang bulalo na may mainit na kanin. Kain na kayo! Ano pang hinihintay ninyo? Masaya akong makitang magkasama na ulit kayong dalawa. Nakangiting tumingin si Martin kay Reyna. Masaya rin po kaming kumain dito, Nay. Tumango naman si Bernadette. O siya, sige, at kumain na kayong dalawa habang mainit pa yung sabaw. Kayo talagang mga bata kayo. Nagtawanan sila Reyna at Martin. Sabay silang kumain at pinag-usapan kung gaano kasarap magluto si Nanay Bernadette. Nakailang kanin si Reyna kaya't natatawang nakatingin sa kanya si Martin na inaabutan siya ng tissue. Grabe, busog na busog ako. Natatawang saad ni Reyna. Parang ang kulang pa eh. Nakangising pang-aasar naman ni Martin. Pabirong umirap ang dalaga at tila nakalimutan niya ang kailangan niyang layuan si Martin para hindi nito malaman ang tungkol sa kanilang anak. Nakalimutan ni Reyna ang sakripisyo na ginawa niya noon at mas lalong gustong mapalapit kay Martin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumunog ang cellphone ng binata. Mom? Tawag ni Martin. Natigilan ng dalaga at nawala ang ngiti sa kanyang labi. Napatingin siya sa labas at nakita ang puting kotse. Sa loob ng kotse ay nakita ni Reyna ang itim na gloves na pagmamay-ari ni Mariel Valentino, ang taong nakiusap kay Reyna na layuan ang anak nito. Alright, pauwi na rin ako. Dadaanan ko si Daddy. Yes, ma'am. Thank you. Malamig na saad ni Martin at ibinaba ang tawag. Tiningnan naman ni Martin si Reyna na nakatulala. Uuwi na ako. Nanginginig ang boses ni Reyna. Okay ka lang? Gusto mo bang ihatid kita? Natatarantang saad ni Martin. Reyna! Umiling lamang ang dalaga. Hindi na. Kaya ko naman ang umuwi at total. Aalis ka rin naman, hindi ba? Sigurado ka bang okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Martin. Akmang hahawakan siya ni Martin nang lumayo ang dalaga at bumuntong hininga. Nakita ni Reyna ang gulat sa mga mata ni Martin nang umiwas siya. Huminga ng malalim ang dalaga. I have to go. Thank you. Nagmamadali ang boses ni Reyna. Reyna! Sigaw ni Martin sa kanya. Subalit dire-diretso lamang sa paglalakad ang dalaga papunta sa kanyang kotse. At dahil kalapit lamang ng kumpanya ang restaurant, ay mabilis niyang nahanap ang kanyang sasakyan. Nanginginig niyang pinagbuksan ang pinto ng kotse, subalit nahulog ang mga gamit niya dahilan para mapaupo si Reyna. Oh my! Napasinghap si Reyna. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga gamit. Calm down, please. Here. Boses ni Martin at inisa-isa ang mga folders ni Reyna. Ako na to. Ako na. Natataranta ang dalaga at mabilis na inagaw ang mga gamit niya mula kay Martin. Iwan mo na lamang ako dito. Kaya ko na. What happened? Okay naman tayo kanina tapos bigla kang nagkaganon. Are you okay? Maski si Martin ay tumaas na rin ang boses. Umiling si Reyna at agad na tumayo habang hawak ang gamit. Hinawakan ni Martin ang kanyang braso kaya't nag-angat siya ng tingin. Anong problema? Seryosong tanong ni Martin sa kanya. Tumawag lamang si Mami, pero bigla ka nang nagkaganyan. Anong nangyari? Wala naman. Uuwi na ako. Mabilis na binawi ni Reyna ang kanyang braso at agad na pumasok sa kanyang kotse. Please, Martin, layuan mo na ako. Pagkasabi noon ay agad niyang minaneho ang kotse
papalayo. Whose painting is this? Napalingon si Reyna kay Martin nang hawakan nito ang painting. It was Reese riding a horse. Mahalaga kay Reyna ang painting na yon dahil anak niya ang nakalagay doon. Mabilis na naglakad si Reyna papunta kay Martin. Akin yan. Saad ni Reyna at marahan na kinuha ang painting. Sa'yo yan? Tanong naman ni Martin at hindi maipagkakaila na nakaramdam si Martin ng kakaiba. Kahapon ko lamang to ginawa. Habang wala pa akong ginagawa kaya akin to at importante sa akin ang painting na to. Malamig na saad ni Reyna. Ilang linggo na silang nagkikita ni Martin. Away at bati palagi ang atake nila sa tuwing nagkikita sila sa kumpanya. Sa loob ng ilang linggo ay mas naging iwas si Reyna pero mas lalong lumalapit sa kanya ang binata. Sa trauma na kanyang pinagdaanan sa ina ni Martin, ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang ganoon. Ang ganda. Buhay na buhay ang painting. Saad ni Martin at hinaplos pa ang frame. Hinaplos nito ang bawat sulok ng painting. A kid riding a horse. Salamat at nagustuhan mo. Maliit na ngumiti si Reyna. Hindi naman ito siguro nahalata na anak niya ang ginawa niyang subject. Magtatrabaho na ulit ako. Nagsimula na silang idikit ang lahat ng paintings ni Reyna sa kabilang side ng art gallery. Sinimula na rin nilang buksan at hindi nga nagbibiro si Martin sa dami ng tao. Magmula nang buksan nila ang art gallery at kali-kaliwa ang mga media. Hindi na alam ni Reyna kung sino ang kanyang kakausapin. This painting is very important to me. Tinutukoy nito ang nasa gitnang painting. I love this painting so much. Gustong-gusto ko ang detalye ng painting na to dahil kasama dito ang pagmamahal. Anak mo ba ang nasa painting na yan? Tanong naman ng isang reporter. Napalunok si Reyna. Hindi. Hindi niya alam kung bakit kusa siyang napatingin kay Martin nang nagkatinginan silang dalawa. Nagpatuloy si Reyna sa pag-aasikaso ng mga gamit niya. Natutuwa siyang maraming tao ang dumating sa art gallery niya. Marami rin siyang nakita na bit-bit ang painting na ginawa niya. Napailing na lamang si Reyna at in-entertain pa ang mga taong kapapasok lamang. Mami! Kusang nanlaki ang mga mata ng dalaga nang marinig ang boses ni Reese. Napatingin siya sa gitna at nakita ang kanyang pamilya. Napalunok si Reyna nang makitang tinatakbo ni Reese ang pagitan nilang dalawa at niyakap siya. I miss you, Mami! Masayang sigaw ni Reese at tumingala ng tingin. Gusto ko pong mag-join dito sa work mo. Reese, kusang dumako ang tingin ni Reyna kay Martin na nakatingin lamang sa kanila. Lumakas ang tibok ng kanyang puso at iniiwas ang paningin sa binata at itinuon ang paningin kay Reese. Hindi ko alam na pupunta ka. You should text me. I wanted to surprise you, Mommy. Humiwalay ang batang si Reese. Hindi ka po ba happy na nandito po ako? Of course, masaya ako na nandito ka. Tiningnan ni Reese ang kanyang ina. Nagkatinginan silang dalawa dahil mabilis na kinuha ni Lena si Reese. Apo, ayaw mo ba munang makita ang paintings? Nakangiting tanong ni Lena. Yes, Lola. I wanted to. Bye, Mommy. Nakangiting sabi ni Reese. Ngumiti lamang si Reese at bumuntong hininga ang kanyang ina. Tatalikod sana ngunit nasa harap niya naman si Martin na nagtatagis ang panga. Napalunok ang dalaga at napaatras. Anong eksena yun? She called you Mommy? Ano naman ngayon kung tinawag niya akong Mommy? Kinurot ni Reyna ang kanyang sarili. Hindi ba niya ako pwedeng tawagin ng Mommy? O hindi ba pwedeng tawagin ng isang pamangkin na Mommy ang tita niya na kagaya ko? She lied. Liar. The moment I look at that kid, kamukha ko ang batang yun, Reyna. Natawa si Reyna. Iniisip mo na anak mo siya? Kinakabahan na nakatingin si Reyna kay Martin. 8 taon na, Martin. Kagaya mo, hindi lamang ikaw ang naging lalaki sa buhay ko. At ganun ka rin sa ibang babae mo, hindi ba? Shut up! Mariin na tinignan ni Martin si Reyna. Kumakalabog ang puso nito sa hindi malamang dahilan. Where is she? Hindi sumagot si Reyna.
Ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Ayaw niyang malaman nito na may anak sila. Ayaw niyang maalala ang nakaraan dahil nasasaktan siya para sa kanyang anak. Reyna, where is she? Nagbabanta ang boses ni Martin. Martin, lumunok ang dalaga. Please. Hindi alam ni Reyna kung bakit at saan siya nagmamakaawa. Nanlaki ang mga mata ni Martin at mabilis na umalis sa harapan ni Reyna. Agad na sinunda ni Reyna si Martin. Nahanapin si Reese at natagpuan nila to sa harap ng painting. Hinawakan ni Reyna ang braso ni Martin na napatingin sa kanya. Ganun na lamang ang pag-atras ni Reyna nang makita ang galit sa mga mata ni Martin. Pulang-pula ang mata nito sa labis na pagpipigil ng pag-iyak. Martin, please, hindi mo anak si Reese. Pagdadahilan niya. Alam ko, anak ko ang batang yun, Reyna. Don't lie to me. Hindi ka magaling magsinungaling. Kung hindi ko anak ang batang sinasabi mo, bakit ka umiiyak at nagmamakaawa na hindi ko siya lapitan? Ngumisi si Martin. Hindi ka magaling magsinungaling, Reyna. Nabitiwan ni Reyna ang braso ni Martin. Agad na naglakad si Martin kay Reese na napatingin sa kanya kaya walang nagawa si Reyna kundi ang sumunod. Hi! Ngumiti si Martin sa bata. Do you want that painting? Opo, ang ganda po. My mommy drew this. Galing po niya, no? She is. Nakangiting saad ni Martin. Alam mo ba kung sinong nasa painting na yan? Pang-iintriga naman ni Martin. Akmang magsasalita si Reyna nang maunahan siya ng kanyang anak. Napatingin si Reyna sa kanyang ina na nag-aalala na nakatingin sa kanya. Umiling ang dalaga at bumuntong hininga. Are you the boss here? Formal na tanong ni Reese. Natawa si Martin at lumuhod upang pantayan ang bata. Napatakip sa bibig si Reyna dahil hindi niya kinakaya ang kanyang nakikita. Dati ang pangarap niya lamang ay makita si Martin ni Reese. Inisip dati ni Reyna kung anong reaksyon ni Martin kapag nagkita silang dalawa. Pero mas lamang ang pag-aalala ni Reyna sa mga magulang ni Martin. No, ngumiti si Martin at napasinghap naman si Reyna at napatingin kay Martin. But as a gift. Biglang dumating ang sekretary ni Martin na may dalang painting. This is for you. Wow! Nanlaki ang mga mata ni Reese at niyakap ang painting. This is for Reese? Reese ang pangalan mo? Nakita ni Reyna ang nagkikislapang mga luha ni Martin sa mata na mas lalong nagpasikip sa kanyang dibdib. Ang ganda naman ang pangalan mo. Ngumiti naman ang batang si Reese. My mom gave me that name. Tiningnan ni Reyna ang kanyang pamilya na gulat pa rin na hindi nagsasalita. Bumuntong hininga si Reyna at agad na hinawakan ang kamay ni Reese na napatingin sa kanya. Umuwi na tayo. Malamig na saad ni Reyna. Hindi pumasok ang dalaga dahil bukod sa masama ang kanyang pakiramdam ay ayaw niya ring makita si Martin. Pagkatapos ng eksena na yon ay hindi na tumigil si Reese sa katatanong kung sino raw ang poging nakausap niya. Mommy? Pagtawag ni Reese nang kapapasok pa lamang nito sa kwarto, dala nito ang kanyang laruan. Kumain ka na po. Ikaw ba? Kumain ka na? Gusto mo lumabas? May sakit po kayo eh. Gusto po ni Lola umalis kaso may sakit po kayo. Ngumiti si Reese at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Ngayon ay nagkita na sila ni Reese at ni Martin ay hindi na alam ni Reyna ang gagawin. Hindi na niya alam ang susunod na hakbang. Bumuntong hininga si Reyna at ngumiti sa kanyang anak. Ang sabi ni mama sa akin, hinahanap mo raw ang daddy mo? Naalala ni Reyna ang sinabi sa kanya ng kanyang ina kagabi. Tama ba ako, Reese? Yumuko naman ang bata. Palagi ko pong hinahanap si daddy, mommy. Sorry po. Kumirot ang puso ni Reyna para sa kanyang anak. Iniangat niya ang baba nito para makita ang mga mata nito na nagkikislapan ng luha. Parang dinudurog ang puso ni Reyna sa kanyang nakikita. I want to see my daddy po, pero ayoko pong magalit ka kapag hinanap ko po siya. I just wait here, mommy. Patiently. Anak, that man you saw yesterday? Napatingin si Reese sa kanya. Napalunok si Reyna dahil parang may nagbabara sa kanyang lalamunan. Siyang daddy mo.
pag-ami ni Reyna sa anak. Martin, hindi po ba yun po yung pangalan niya? Tanong ni Reyna sa kanya. Tumango naman si Reyna. Ayaw na ayaw niyang magsinungaling pa sa anak. Totoo nga ang sinabi ng ilan na lahat ay gagawin ng isang ina para lamang sa kanilang mga anak, na kahit pa ikasasakit niya, ay gagawin pa rin. Pinagmasdan ni Reyna ang kanyang anak na nakatitig sa painting. I'm sorry. Takot lang kasi si mami na malaman mo kung sino ang daddy mo. Natatakot lang ako na baka kapag sinabi ko sa'yo, gusto mo nang puntahan siya. Pero anak, hindi ka pa niya kilala eh. Hindi niya po ako kilala? Tumango si Reyna at hinawakan ang magkabilang kamay ni Reese. 8 taon tayong nawala dito sa Pilipinas. Your dad works here at si mami naman sa ibang bansa. Nagkaroon kami ng maliit na misunderstanding, kaya naman umalis si mami kasama ka. Pero anak, mahal ka ng daddy mo. Hindi ka niya kilala dahil kasalanan ko yun. Itinago kita sa kanya. Mami, okay lang po. You did your best. Maghihintay po ako. Pinisil na Reese ang kamay niya. Pero ngayon po kasi gutom na po ako eh. Natawa naman si Reyna. Maya-maya lamang ay naisip nilang kumain sa labas para na rin mag-bonding silang mag-ina. Nagtungo sila sa Enchanted Kingdom para mamasyal. Masayang-masaya si Reese na nakikita niya ang mga kabayo. Sumakay silang mag-ina doon at kumuha ng iba't ibang mga litrato. Wow, Mami! Bili tayo nun, Mami! Sigaw ni Reese nang makita ang mga candy. Bumili sila ng Mickey Mouse headband at pareho nilang isinuot yon. Habang naglalakad ay naisip nilang pumunta sa mga kainan. Pumasok sila sa loob ngunit natigilan si Reyna nang makita si Marielle kasama ang buong pamilya nito. Napalunok si Reyna at akmang lalagpasan niya ang mga ito nang mapuna siya ni Marielle. Speaking of, ngumiti si Marielle. Bilog nga pala talaga ang mundo para sa ating dalawa, no? Hindi ko akalain na pati naman dito makikita kita. Good afternoon po. Wait, I hear that you're working with my son. Bakit mo naman tinanggap ang offer? Sa tingin mo ba makakalapit ka sa anak ko dahil tinanggap mo ang offer? Bumalik ka dito para akitin ulit ang anak ko? Tama ba yun? Bumalik po ako dito para sa trabaho ko, Mrs. Valentino. Nag-angat ng tingin si Reyna. Gusto niyang maging matapang sa harap ng kanyang anak dahil pagod na siyang maging mahina. So, if you excuse us? My girlfriend na ang anak ko. At nagpaplano na silang ikasal sa mga susunod na buwan. You're invited. Ngumiti si Reyna at tinitigan ang matanda. Well then, bigla namang lumabas si Reese sa likod ni Reyna at napasinghap ang kapatid ni Martin na si Monica. Hindi na niya makikita ang anak niya. Pang-aasar pa ni Reyna. Hinawakan ni Reyna ang kamay ng kanyang anak at sabay silang umalis doon. Umabot ang gabi ay pagod na nagbiyahe sila ng bata. Umabot sila ng hating gabi pauwi ng bahay. Pagka-uwi ay nakatulog na si Reese kaya naman humingi ng tulong si Reyna sa kanyang ina. May naghahanap sa'yo. Sinabi kong wala ka dito pero ayaw niyang makinig. Sino naman po yun? Martin. Seryosong saad ng kanyang ina at dinala si Reese sa loob ng kwarto. Sige na, ako na ang bahala dito sa anak mo. Tama nga ang kanyang ina. Nasa mahabang lamesa si Martin sa labas. Mag-isa siyang nakatitig sa mga halaman habang tumikim naman si Reyna at napatingin sa kanya si Martin. At napatingin rin kay Reese na buhat ng kanyang ina. Anong ginagawa mo dito? Tumawag sa akin si Monica. Aside from that, gusto kitang makausap at makita si Reese. Mahinahon na saad ni Martin. Umuwi ka na lang. Gabi na. Tulog na si Reese at pagod rin ako. Tumayo si Martin kaya tiningnan siya ni Reyna na nakatayo. Kumakalabog na naman ang puso ng dalaga kaya't bumuntong hininga siya. Gusto kong maging maayos tayo. Gusto kong malaman ang nangyari kung bakit ka umalis na lang. Please, Reyna. Lasing ka? Naaamoy ni Reyna ang alak sa katawan ni Martin. Umiling ito sa kanya. Hindi ako lasing. Huwag mong iniibang usapan. Is this because of my mom? Ano?
May nagawa ba akong mali noon kaya ka umalis? Hindi mapakali si Martin. Wala, Martin. At wala tayong dapat na pag-usapan. Hindi ako naniniwala. Ramdam kong may tinatago ka sa akin. Lumapit ito sa kanya. Alam kong may nangyari. Alam ko. Pumatak ang luha sa mga mata ni Reyna kaya't mabilis niya yung pinunasan. Nanlaki ang mga mata ni Martin at napaawang ang labi nang makita ang luha sa mga mata ng dalaga. I did that dahil hindi mo makukuha ang lahat kung hindi ako aalis. Hindi mo mararanasan ang lahat ng to kung nasa tabi mo pa rin ako. As you can see, average lang kami. Hindi ko kayang sabayan ang mga gusto mo sa buhay. Ginawa ko yun dahil... Naalala na naman ni Reyna ang perang ibinigay ni Mariel para umalis siya. Mas lalo lamang sumakit ang puso ni Reyna sa mga alaalang iyon. Dahil gusto kitang makitang successful sa buhay. What? Alam nating dalawa na kahit hindi ako successful at nandyan ka, okay lang. Reyna, kaya kong gawin ang lahat para sa ating dalawa. Kaya't ano yung sinasabi mo? Hindi mo ako naiintindihan eh. Hindi mo ba nakikita? Nawala ako at eto ka ngayon. Isa ka ng successful na businessman. I sacrifice everything for you to become successful. Kasi nakikita kong kapag nandyan ako, inuubos mo lamang ang sarili mo sa akin. Umiling si Martin at hinawakan ng kamay ng dalaga. Alam mong, kaya ko ring maging matagumpay kahit nandyan ka pa sa tabi ko, Reyna. Alam mo yan. Tanging hikbi lamang ang ginawa ni Reyna. Wala na siyang gustong sabihin pa dahil ayaw niyang masira ang pamilya ni Martin. Ayaw niyang maging parte ng buhay ng kanyang anak, ang pamilya nito. What about Reese? Kilala niya ba ako? Tanong ni Martin sa kanya. Tumikhim ang dalaga at akmang magsasalita nang makita nila si Reese na suot ang pajama habang naglalakad. Panay ang kusot ng mga mata nito habang hawak ang isang teddy bear. Mommy? Is that daddy? Mahinahong tanong nito. Pinunasan ni Reyna ang kanyang mga luha at mabilis na umalalay kay Reese. Binuhat niya to at pinatulog. Nananatiling nakatingin lamang si Martin at inaayos ang sarili. Mommy, why are you crying? Tanong nito habang nakasandal kay Reyna na hinahaplos ang buhok niya. Nag-usap lang kami. Bulong ni Reyna at umupo. Tumabi sa kanya si Martin at pinagmasda ng bata. Nag-uusap lang kami tungkol sa negosyo. You can sleep now. Talaga po? Okay po. Akala ko po kasi nag-aaway kayo eh. Napangiti si Reyna nang makatulog na si Reese dala ng sobrang pagod. Tiningnan ni Reyna si Martin na nakatitig kay Reese. Hinawakan ito ang kamay ng bata at napatitig doon si Reyna. Madali lamang siyang magising kapag wala siya katabi o kaya naman kaunting ingay lang. Saad na Reyna kaya't napangiti si Martin. Bukas, kakausapin ko sila daddy. Gusto kong ma-meet nila, si Reese. Pero parang maaga pa para dyan. Umiwas ng tingin si Reyna. Hayaan mo muna ang bata. Bumuntong hininga si Martin. After a week, I want her to know me. Walang pansina na naganap sa pagitan ni Reyna at Martin. Ayaw makipag-usap ni Reyna dahil alam niyang kung saan lamang tutungo ang usapan nila. Ayaw niya na malaman ni Martin ang totoo pero may parte sa puso ng dalaga na kailangang malaman nito ang totoo. Nandyan na naman si Diana. Napangiwi si Catherine. Inis na inis talaga ako sa babaeng yan. Ultimo design at idea ko? Mali raw? Mata niya na yata ang may mali, hindi yung designs ko. Natawa si Reyna kay Catherine. Hayaan mo na. Head siya ng design team, di ba? Kaya naman siguro ganun lang siya kung magbigay ng opinion. Diyos ko, sa tagal ko nang nasa industriya ng arts, ngayon lamang ako nasabihan na mali ako at pangit ang designs ko. Natawa na lamang si Reyna. Pinunasan ni Reyna ang mga paintings dahil ang iba ay marurumi na, habang ang iba naman ay kailangan nilang idikit sa iba't ibang pwesto. Habang naglilinis si Reyna ay narinig niyang dumating ang mga Valentino sa art gallery na yon. Natigilan si Reyna at napatingin sa mga Valentino. Martin, dear! Nakangiting saad ni Mariel sa kanyang anak.
Tumango lamang si Martin at bumalik na ulit sa pakikipag-usap. Nagtaka doon si Reyna pero hindi niya na lamang pinansin. Mabilis niyang inilipat ang mga gamit ngunit napansin na naman siya ni Mariel na nakangisi sa kanya. Oh, nandito ka rin pala, Reyna. Good afternoon po, Mrs. Valentino. I thought you resigned. Pagkatapos mo akong sagutin sa restaurant, nagawa mo pang magpakita dito? At saan ka kumukuha ng lakas ng loob, Reyna? Tanong nito at kumunot naman ang noo ng dalaga. Nandito po ako para magtrabaho, madam. Huminga ng malalim ang dalaga at ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanila. Magtrabaho? Kasi gusto ng pera? O magtrabaho dahil gustong makuha ang anak ko? Nang aasar na tanong na naman ni Mariel. Ma'am! Suway ni Martin at mabilis na naglakad papunta sa kanila. Anong ginagawa niyo? Galit na tiningnan ni Martin si Mariel. Huminga ng malalim ang dalaga at hinawakan ng mga paintings. Ayaw niyang malaman ng lahat ang problema sa pagitan nila. Kahit paano ay hinahabaan ni Reyna ang kanyang pasensya dahil malaki ang respeto niya, lalong-lalo na't nandito sila sa art gallery. Bakit? Totoo naman ah. She's your ex-girlfriend. Matagal na kayong hiwalay kaya ano bang magiging dahilan niya para bumalik pa dito? To gain your attention, Martin. That's it. Umangat lang sa buhay ang Serena. Akala mo. Ma'am, stop it. Nasa art gallery ko kayo at maraming tao. You cannot say any bad words to her. I already warned you, Ma'am. Alam mo ang usapan nating dalawa. At alam mo rin na ayaw na ayokong pinagsasalitaan mo si Reyna ng masasama. Bawat salita ni Martin ay may diin. Bawat salita ay mabigat. Mom, please. Tumawa ang ina niya ngunit baka sa mga mata nito ang takot. Tiningnan ni Mariel si Reyna na nakatingin sa kanya. Lucky you. Dahil nandito ang anak ko. Hindi ko po kailangan ng anak ninyo. Para lang ipagtanggol ako. Hindi ko alam kung anong problema ng pamilya niyo sa akin eh. At maging sa pamilya ko. Lumayo na nga kami kagaya ng gusto niyo, hindi ba? At naging tahimik naman ang buhay namin. Ni hindi namin kayo ginulo. Tila nabigtas na ang pasensya ni Reyna. What? Gulat na tanong ni Martin na natiling nakatitig si Reyna sa gulat na si Mariel dahil sa mga sinabi nito. Huminga ng malalim si Reyna at nakita sa entrance ang kanyang ina kasama ang kanyang kapatid. Kumunot ang noo ni Reyna dahil hindi niya alam na darating ang mga ito. Anong sinasabi mo? Hindi kita pinalayo sa anak ko. Ang sinabi ko lang na hindi ka makakabuti sa anak ko dahil hindi mo kayang pantayan ang estado niya sa buhay na meron. Mama! Sigaw ni Reyna nang biglang sinampal ni Lena si Mariel. Mama! Mabilis na hinawakan ni Reyna ang kanyang ina. Galit na galit ang mga mata ni Lena habang nakatingin kay Mariel. Nagulat. Ang tagal kong nagtiis na hindi ka pagbuhatan ng kamay, Mariel. Ilang taon ang tiniis namin ang anak ko para dyan sa ugali mo. Ilang taon ka naming pinagbigyan at ilang taon rin kaming lumayo para walang gulo. Ni isang salita galing sa anak ko, wala kayong natanggap. Ni isang anino ng anak ko, wala kayong nakita. Kaya anong karapatan mong pagsalitaan si Reyna? Eh, ikaw nga tong may kasalanan sa amin. Mama, tama na po. Umuwi na po tayo. Hindi, Reyna. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko nasasabi ang gusto ko sa babaeng ito. Galit na saad ni Reyna. Pinagbigyan kita noon sa mga ginawa mo sa anak ko. Mabait si Reyna kaya hindi kita mapuntahan para pagsalitaan ka. At ang pera mo? May inilabas si Lena na envelope at inihagis iyon sa mukha ni Mariel. How dare you! Anong ginagawa mo? Sigaw naman ni Mariel. Binabalik lamang namin ang pera na ibinigay mo sa anak ko para lamang layuan niyang anak mo. Tahimik na umiyak si Reyna. Tahimik silang lahat na maging si Martin ay gulat at napaatras sa kanyang ina. Yumuko si Reyna dahil naalala niya ang sakit na pinagdaanan niya habang ipinagbubuntis ang kanyang anak. Ma'am, anong sinasabi ni Tita Reyna? Huwag kang maniwala sa kanya. Ang pamilyang yan, gusto lang ng pera natin. Hindi mo sila dapat pinakikinggan. Gusto kong layuan ka nila dahil makakasama sila sa'yo. Yun lang yun. Binigyan niyo ng pera si Reyna?
para layuan ako? How petty, Mom! Hindi makapaniwalang saad ni Martin. Martin, anak! Makinig ka muna sa akin! Umiling si Martin at napatingin kay Reyna na nakayuko. Hindi siya makapaniwala na nagawa yun ang kanyang ina. Napalunok si Martin at napatingin kay Lena na nakatingin sa kanila. Pinapahiya niya lamang ako, Martin. She's insecure. Lahat gagawin niya. Hindi namin magagawa yan, Mariel. Tanggapin mo na lang sa sarili mo na malaki ang naging kasalanan mo sa dalawang bata. Sigaw ni Lena. Tiningnan nito ang lahat ng tao. Ma, tama na po. Umuwi na lamang po tayo. Maglalakad sila nang hawakan ni Martin ang braso ni Reyna. Napatingin si Reyna kay Martin na nagmamakaawa ang tingin. Mag-usap tayo, please. Pagod na tumango si Reyna. Hihintayin kita sa bahay. Tumango si Martin at mabilis na pinanood si Reyna na umaalis. Tiningnan niya ang kanyang ina at napahawak sa ulo. Mom, kapag nalaman ko ang ginawa mo, hindi kita mapapatawad. Pagbabanta ni Martin at agad na umalis. Hihintayin ko pa po si Martin. Bumuntong hininga si Reyna at niyakap ang kanyang anak. Ngumiti si Reyna at niyakap pabalik ang kanyang ina. Nanatili silang nasa ganoong posisyon at humiwalay si Reyna para pagmasdan ang kanyang anak. Hindi ko kayang nakikitang inaapi ka ng babaeng yun, Reyna. Kung kailangan kong sabihin sa lahat ng masamang ginawa niya sa'yo, ay gagawin ko talaga. Masamang kinakalaban ng mga katulad ko. Tandaan mo yan, anak. Salamat po, Mama. Mag-uusap po kami ni Martin at ito na rin po ang oras para malaman niya ang lahat. Mabuti kung ganun. Gusto na ni Reese na makilala ang ama niya kaya hanggat bata pa ang anak mo, siguraduhin mo na maiparanas mo sa kanya ang kumpletong pamilya. Tumango si Reyna. Wala si Reese dahil isinama ni Rachel para mamasyal. Umupo si Reyna sa upuan kaharap ng isang bato ng tubig. Hinayaan niya ang sarili na mag-isip habang sa dumating ang kotse ni Martin. Hindi siya tumayo o inabala man lamang ang pagdating ng binata. Nananatili lamang siyang nakaupo at nag-iisip. Reyna. Pagtawag ni Martin at agad na umupo sa tabi niya. Tiningnan niya ang loob ng bahay at nakitang wala si Reese. Nasaan siya? Isinama na muna ni Rachel para makapag-usap tayong dalawa. Anong gusto mong itanong? Bakit mo itinago sa akin ang anak natin? No. Ikwento mo sa akin ang lahat. Gusto kong malaman. Tahimik na tumango si Reyna. Huminga siya ng maraming beses bago nagsimula. Nalaman kong buntis ako kay Reese ilang linggo na. Una, natatakot ako na baka hindi mo tanggapin dahil sabi mo, ayaw mong magkaroon ng anak kasi gusto mong maitayo na muna ang pangarap mong negosyo. Kaya't itinago ko ang lahat. Alam nating pareho na hindi kami maayos ng mami mo, kaya naman, dala ng pagbubuntis ko, lumayo ako. Dahil ayaw kong malaman niyang may anak tayo. Pero hindi mo sinabi sa akin at inaaway ka ni mami. Bakas ang pagsisisi sa mga mata ni Martin. Ngumiti ang dalaga. After ng graduation mo, doon ko sana balak na i-surprise ka. Kaya lang. Bumuntong hininga si Reyna na para bang masakit ang susunod niyang ikukwento kay Martin. Pinuntahan ako ng mami mo dahil alam niyang buntis ako. Ilang beses niyang ininsulto ang pamilya ko sa harapan ko. Ilang beses niya ring sinabi na mukha kaming pera at yun lamang ang habol ko sa'yo kaya nagpabuntis ako sa'yo. Gumaralgalang boses ni Reyna. Napalunok si Martin. Hindi nito alam ang kanyang sasabihin. Nanatili lamang siyang nakaupo. Hinagisan niya ako ng pera para layuan ka. Sinabi niya ang perang yun, panggastos ko raw para sa pagbubuntis ko. Gusto niya na siya na ang mag-provide ng panganganak ko at pangingibang bansa ko pero tumanggi ako. Ngumiti si Reyna. Ilang beses kong pinag-isipan kung magsusumbong ba ako sa iyo pero tumatak sa akin ang sinabi niya. Nasisirain ko lamang ang pangarap mo dahil sa anak natin. Kaya ba nakipag-break ka sa akin at hindi mo na ako kinausap? Nanginginig din ang boses ni Martin.
Wala kasi akong magawa sa mga oras na yon, Martin eh. Ang tanging nasa isip ko lamang ay si Riz at ang buhay naming dalawa. Na kahit anong pang-iinsulto sa akin ng mama mo, hindi ako nagpa-apekto. Ilang beses kitang gustong puntahan, magsumbong, umiyak. Hindi ko man lang magawa dahil natatakot ako na kapag sinabi ko sa'yo, baka hindi mo na matupad ang mga pangarap mo. Reyna, alam mong isang salita mo lang babalik ako, hindi ba? Alam mong isang salita mo lang tatakbo ako sa'yo. Sinabi mo sana sa akin, anak ko rin yan eh. Tayong dalawang may responsibilidad sa kanya. Wala akong choice, Martin. Hindi ko sinabi dahil alam ko ang gagawin mo. Sobrang mahal kita, alam mo yan. Na kaya kong gawin para sa'yo pero mas lamang ang kagustuhan kong makita kang masaya sa pangarap mo. When I got your offer, worth it na rin pala ang pagsasakripisyo ko kasi. Look at you now. You made it. Natawa si Reyna at pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Masaya rin palang magsakripisyo para sa ating dalawa kasi natuto naman tayong pareho. Tanging iyak lamang ang nagawa ni Martin. Hindi siya makapaniwala na wala naman lang siyang alam sa mga nangyari. Nag-focus na lamang siya sa future na Reyna. Reese is 8 years old. She's in elementary. At bibong bata si Reese. Nagsimulang ikwento ni Reyna ang patungkol sa kanilang anak. Sa kagustuhan kong maging masaya kaming dalawa, ayokong malaman niya na meron siyang daddy pero alam kong natatakot lang siyang magtanong. Sa Canada kami tumira dahil nandun ang trabaho ko. She's a good kid. Papuri ni Martin sa anak. Unang kita ko pa lamang kay Riz, alam kong akin ang batang yun. Alam kong akin siya dahil kamukha ko siya. Mga paborito niyang pagkain, kulay. Anong mga yun? Laruan? Nakangiting nagkwento si Reyna. Parang isang malaking bato ang nawala sa kanyang puso pagkatapos nun. Nakahinga siya ng maluwag sa lahat ng pag-amin na ginawa niya. Sakto naman nakararating lamang ng anak nila na si Riz. Tumatakbo ito at binuhat naman ni Reyna ang kanyang anak. Napangiti si Riz kay Martin at nagbago ang ngiti nito. Daddy? Yes, ako ang daddy mo. Ngumiti si Reyna sa anak na nakatingin kay Martin. Tinapik ni Reyna ang kamay ni Riz dahil alam niyang nahihiya pa ang kanyang anak. Siya si Martin Valentino. Siya yung may-ari ng art gallery kung saan mo siya nakita. Talaga po? He's rich, mommy. Nakuha ni Reyna ang atensyon ng anak dahil sa kanyang sinabi. He is. Siya ang boss ni mommy. And at the same time, siya rin ang daddy mo. You can hug him, kiss him, talk to him. Kagaya ng palagi mong sinasabi sa akin kapag nagkita kayo. Nakangiting saad ni Reyna sa kanyang anak. Nanatiling nakatingin si Riz sa kanyang ama at dahan-dahan na tumayo. Marahan na hinawakan ni Riz ang magkabilang pisngi ni Martin at pinagmasdan ito. You're my daddy? Nakangiting bulong ni Riz. Papa! Can I hug you? Pinipigilan ni Martin ang maiyak sa harapan ng bata. Nakatingin ang buong pamilya ni Reyna sa kanilang tatlo. Napangiti si Reyna nang makitang yakap-yakap ni Martin, si Riz, at kung ano-ano ang sinasabi nito sa bata. Huminga ng malalim ang dalaga at napatingin sa kanyang ina. Ngumiti naman si Reyna sa kanyang anak at ganun rin si Reyna sa kanyang ina. Am I going to meet my lolo and lola po? Excited na tanong ni Riz sa kanyang ama. After we talk, nakangiting saad ni Martin at tiningnan si Reyna. Tumango ang dalaga at ngumiti naman si Martin dahil sa pagpayag niya. Mom, let's talk. Tiningnan ni Martin ang kanyang ina na umiinom ng kape. Ilang araw pagkatapos nilang mag-usap ni Reyna ay kinausap niya ang kanyang ina. Gusto na niyang matapos ang lahat. Gusto na niyang makasama ang kanyang mag-ina. Reyna and I have a kid. Gusto kong makipag-ayos ka sa kanila, Mom. Gusto kong kausapin mo si Reyna at humingi ka ng patawad dahil sa ginawa mo sa kanila. That's horrible, Mom. Inilayo mo ang mag-ina ko ng ilang taon. Ginawa ko lamang naman yun, hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Kumukuha ng pagkain si Mariel. Hindi ko ginawa yun ng wala akong dahilan. I want the best for you, anak. Kaya
Ano bang nangyari sa'yo ngayon? You own two companies, right? Hindi ka ba masaya doon? Sumubo si Marie ng pagkain. Napapikit si Martin at bumuntong hininga. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tiningnan ang kanyang ina, maging ang kanyang ama na abala sa pagkain. Binigyan mo ng pera, ininsulto, at ginawan mo ng masama ang pamilya ni Reyna, Mom. Tinanggal mo ang kasiyahan na meron ako. Alam nating pareho na kaya kong maging CEO kahit na nandyan si Reyna. Mom, hindi ko alam anong problema mo. I sacrifice everything for you, Martin. Tila naubos ang pasensya ni Mariel. Ginawa ko yun para sa'yo. Gusto kong maabot mo mga pangarap mo nang wala kang distractions. Gusto kong makita kang maging isang sikat na businessman kahit na wala ang babaeng yun. You made it. At anong problema mo? Napalunok si Martin na tiningnan ang kanyang ina. Ubos na ang pasensya niya. Kung ayaw mong mas lalong masira ang lahat, tatanggapin mo ang mag-ina ko. Pero kung hindi, I will step down as the CEO of our business. Kuya? Depensa naman ni Monica. Iiwanan ko ang lahat, Mom. Maging ang kumpanya natin, lahat. Kaya kong gawin yan. I love Reyna and Reese so much. Kaya kong gawin ang lahat ng yun para sa kanila. Hindi mo ako mapipigilan sa kung ano man ang gusto kong gawin. I had enough. Tapos na akong maging sunod-sunuran. Nagulat si Martin nang sampalin siya ng kanyang ina. I said enough. At sa tingin mo ba, hindi ko alam ang mangyayari sa'yo kapag nandyan ang babaeng yan? Hindi ka magiging isang successful na businessman kung hindi dahil sa akin. Distraction lamang ang babaeng yan para sa'yo at ginawa ko lamang ang lahat kung ano ang tama. Malakas na sigaw ni Mariel. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko para protektahan ka at sundin ang lahat ng gusto mo, Martin. Kahit labag sa loob ko, dahil alam kong magagawa mo. No, Mom. Ikaw lamang ang nagdesisyon ng lahat ng gusto mo para sa akin. Ni hindi ako nagreklamo sa'yo. Ni hindi ako nag-complain kung gaano kahirap. Dahil hindi naman to ang gusto ko eh. Tumawa si Martin na tumulo ang luha sa kanyang mga mata, kaya't natigilan si Mariel maging ang kanyang ama. Hindi ko naman to ginusto eh. Gusto ko lang naman makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ako ng pamilya kasama si Reyna. Martin! Nag-aalalang tawag ni Mariel sa kanyang anak. Hinayaan niyong umalis si Reyna habang ako. Sinusunod ko ang lahat ng sinasabi niyo. Kaya pala ako iniwan ng taong yun. Dahil pinaalis niyo. Ma, kung hindi ko kinausap si Reyna, malabo na akong balikan nun. Martin, anak. Sinubukang hawakan ni Mariel ang kamay ni Martin pero umiwas ito. Kinuha ni Martin ang wallet niya at inisa-isa niyang inilabas ang cards na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Inilapag niya yon sa lamesa kaya't napasinghap si Mariel. Bubuhayin ko ang mag-ina ko. Mag-isa kong papalakihin ang kumpanya na meron ako. At kung hindi mo matatanggap si Reyna at ang anak namin, hindi ko na problema yun. Martin! Umiiyak na sigaw ni Mariel. Fine, fine. I will talk to her. Please, anak. Huwag kang umalis. You will talk to her? I will fix this. Please, huwag mo lang akong iwan. Hindi kaya ni Mami na hindi kayo kumpleto. Tumango si Martin at pinunasan ng luha sa mga mata niya. Kinuha niya ang cards kaya naman nagtataka na napatingin sa kanya si Mariel. Susunduin ko na ang mag-ina ko. Martin! Galit na sigaw ni Mariel. Ngumisi naman si Martin. Hindi lang naman ikaw ang magaling umarte, Mom. Napahawak si Martin sa kanyang dibdib at nagtawanan sila Monica at Martin sa reaksyon ng kanilang ina. But Mom, I'm dead serious. Ngumiti si Martin. Daddy! Nangiti si Reyna nang makita si Martin na kabababa lamang ng kotse. Ngumiti si Reese at niyakap ang kanyang daddy. Agad na pumasok si Reyna sa kotse. Sa bahay na kayo kumain. My family is waiting for you. Nakausap mo na ang mami mo? Don't worry. I will tell you kung paano ko siya nakausap kanina. Basta, relax ka lang. Nakarating sila sa mansyon ng mga Valentino. Kinakabahan man si Reyna para sa kanyang anak ay may tiwala naman siya kay Martin.
Agad silang pumasok sa loob at napasinghap si Reyna nang makita ang lamesa na punong-puno ng pagkain at mga inumin. Napatingin si Reyna kay Mariel na kabababa lamang at formal ang suot. "Take a seat." Formal na saad ni Mariel. Umupo silang dalawa ni Riz. Abala na si Riz sa pagkain dahil nandoon si Martin. Huminga ng malalim ang dalaga at bumati bago kumuha ng pagkain. "Ilang taon na ang batang yan? Nag-aaral ba siya?" "Grade 2 na po si Riz at 8 taong gulang na po siya." Hindi alam ni Reyna ang sasabihin pero nagulat siya. Inilapag ni Mariel ang kutsara para tingnan si Reyna. Napakurap si Reyna dahil hindi niya alam ang ginagawa nito. Abala na rin kasi sila Martin sa pagkain. "Mag-usap tayo sa labas." Tumingin agad si Martin sa kanyang ina. "What? Wala naman akong gagawin sa kanya, idiot. Kakausapin ko lamang si Reyna, that's all." "Okay lang ako. Bantayan mo na lamang si Riz." Ngumiti si Reyna kay Martin. Sumunod si Reyna sa likod ng garden. Tumayo siya sa tabi ni Mariel na nakatitig sa mga bulaklak na tanim niya. "Alam nating dalawa na pareho lang tayong dalawang nagsakripisyo. Bilang ina, gusto ko lamang na makita siyang masaya. Lalo na at kapag natupad niya ng mga pangarap niya. Gusto ko lang na makakabuti para sa anak ko. Dahil ayoko siyang matulad sa amin. I want the best for him. Kaya ginawa ko ang mga bagay na yun. I hurted you, right? Many times. Gusto kong humingi ng tawad pero dun lang sa pinaalis kita. Dahil hindi naman ako nagsisisi na ginawa ko yun para kay Martin." Paliwanag ni Mariel. Tumango naman si Reyna. "Naiintindihan ko po yun at tinatanggap ko naman po yun. Mabuti naman. I'm sorry about everything. Mali ako sa part na yun at marami na rin akong kasalanan. Pero sana maintindihan mo na para kay Martin yun. Look at you now. The both of you. Pareho na kayong may magandang trabaho. At mas marami na kayong time." "Thank you po. Dahil naging isa ka pong lesson sa aming dalawa ni Martin. Naging malaki ang role mo sa aming dalawa bilang kami. Hindi rin ako nagsisisi na inaway kita." "Duh. Next time, gaganti ako." Hindi alam ni Reyna pero natawa siya. Napangiti naman siya. "Pero gusto ko lamang din pong sabihin sa inyo na mahal ko po ang anak niyo. Marami man po kaming pinagdaanan pero worth it pa rin. May risk naman po kaming dalawa na ngayon. At gusto ko pong mag-focus kami sa aming anak. Ayoko na pong magkaroon ng sama ng loob sa isa't isa dahil sa nakaraan. Sana maging maayos na rin po tayong lahat. Deserve natin ang peace of mind lalo na't abala tayo pare-pareho. I will talk to Lena too." Bumuntong hininga si Mariel. "Mabait ka pala. Kaya siguro ayaw kong iwan ang anak ko. Anyways, kailangan na nating bumalik dahil baka isipin na naman ni Martin na inaaway kita." Natawa na lamang si Reyna. "Basta po, ibabalik ko yung perang ibinigay niyo. At dapat lang. Naghihirap na kasi ako ngayon eh." Nakangising saad ni Mariel. Natawa si Reyna at napailing na lamang bago sila pumasok sa loob. Tinapik ni Reyna ang balikat ni Martin. "We talked." Ngumiti si Reyna. "Mag-uusap daw sila ni Mama." Tumango naman si Martin. "That's good. Kasabay nun, mamamanhi ka na kami." Nanlaki ang mga mata ni Reyna. "Kasal?" "Pagkatapos ng ilang taon." "May bago na tayong bahay." Napangiti si Reyna nang makita ang bago nilang bahay ni Martin. Kakauwi lamang nila galing sa mahabang bakasyon pagkatapos ng kanilang kasal. Dalawa na rin ang anak nila at makakasama na rin nila sa bagong bahay na ipinagawa ni Martin. Sa mga nakalipas na taon ay nagkaroon ng masayang pagsasama ang dalawang pamilya. "Ang ganda po, Mami!" Sigaw ni Riz habang hawak ng kamay ni Matias, ang kanyang bunsong kapatid. Nakangiting pinagmasda ni Reyna ang mga gamit. Talagang kompleto at malinis na. Sa nakalipas na mga taon ay nagkaroon ng masayang bonding ang mama ni Reyna at ang mama ni Martin. Laging wala ang mga ito dahil abala sila sa shopping sa ibang bansa. Napatawad na nila ang mga Valentino dahil doon rin naman pupunta iyon.
Inaamin nilang naging immature sila, pero nang maghiwalay silang dalawa ni Martin ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang dalawa. Huwag kang magalala. Nakahiwalay palagi ang kwarto natin sa dalawang bata. Bulong ni Martin at pinadaan ang kamay nito sa kanyang bewang papunta sa kanyang tiyan. Ikaw talaga, Martin? Natatawang saad ni Reyna. Bakit? Hindi na kita nasusolo, kaya gumawa na lang ako ng paraan. Nagtaas baba ang mga kilay nito. Tama naman ako, hindi ba? Napailing na lamang si Reyna. Sa nakalipas na taon ay naging marami ang branch nila ng art gallery na nakarating na rin sa ibang bansa. Naging matagumpay ang lahat sa kanila. Pagkatapos nilang maikasal ay masayang-masaya si Reyna dahil magkakasama na sila at nadagdagan pa ng isa ang kanyang pamilya. Matias! Tawag ni Reyna habang nakaupo sa mahabang sofa. Kinarga niya si Matias at hinalik-halikan sa leeg kaya't natawa ito. Napatingin si Reyna sa kanyang mag-ama na nag-uusap tungkol sa gustong design ni Reese ng kanyang kwarto. Napailing na lamang si Reyna dahil sa mga nakalipas na taon, dalaga na ang panganay niyang anak. Napakabilis lang. Love, may Nutella ka bang binili? Tanong ni Reyna habang hawak si Matias. Yes, lately kasi napapansin kong lagi kang kumakain ng matamis, kaya't nag-stock ako ng mga gusto mong pagkain. Pati yung mga weird mong kinakain. Napangiwi si Martin at kinuha si Matias. Are you okay? Akmang sasagot sana si Reyna sa tanong ni Martin nang mabilis pa sa hangin siyang tumakbo papunta sa kusina. At doon ay sumuka siya ng sumuka sa lababo at agad na umalalay sa kanyang-kanyang asawa. Nanlaki ang mga mata ni Reyna at kusang natigilan. Tiningnan niya si Martin na nakatitig rin sa kanya habang hawak ang isang baso ng tubig. I think baby number 3 is coming. Malakas na sigaw ni Reese. Oh my God! Totoo kaya yun? Sigaw ni Martin sa kanyang anak na nasa living room. Nagyakapan ang dalawa at masayang-masayang napatingin si Martin sa kanyang asawa na nangingilid ang luha. Hinalika ni Martin ang noo ni Reyna. Thank you sa pagbibigay ng maganda at masayang pamilya. Ngumiti lamang si Reyna. Sa kabila ng distansya nila noon ay mas lalo lamang nilang pinatunayan na hindi hadlang ang distansya sa taong nagmamahalan at sa taong pilit na nagkakaroon ng koneksyon. Mas lalong pinagtibay ang relasyon nilang dalawa dahil alam nila na kaya nila, na mas nananaig ang pag-ibig sa kanilang dalawa. Ang pag-ibig na walang hanggan na kahit distansya ay hindi kayang hadlangan. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Kaya lagi nang gaabang.